Kaya po yung ibanghelyo natin na nakaraang linggo, ano yung ibanghelyo natin na nakaraang linggo? Tungkol sa? Beatitudes. Daw ang isa yung root name, Beatitudes and Beautiful. Isang root word yun, beauty. Kaya po, para po sa Diyos, yung beautiful ay ang mga pinagpapala. Yung mga pinagpapala, yun ang beautiful. Yung mga banal, yun ang mga beautiful sa harapan ng Diyos. Pero yun, bahagi yun, to instill creativity. Pangalawa, ay katulad din po na pinahayag ni Sister Nelia, chero kanina, ay para sa pagpapalaganap ng depresyon kay San Martin de Porres. So, bagamat po yung ating Paris ay St. Martin de Porres, hindi kalimitan kilala si St. Martin de Porres. Marami tayong pamamaraan na ipinapakilala sa St. Martin de Porres. So, pero isa ito, kaya tayo nagtitipon dito, hindi lang para sa amin. Ngunit para din ang makilala nila si St. Martin de Porres na mayroon walang banal na nananalangin para sa mga may sakit. Para sa lahat ng uri ng sakit. At idinudulog natin na sila ay magalingin ng Diyos. Kaya nga sabi nga natin, huwag kayong mahiya na ipaalam. Kanina, may nakausap mo kanina, anong gawin na pwede niya yung kanyang kapatid. Anong pati po siya, yung kapatid mo ngayon, may sakit, may cancer. Ay nasa second stage na daw ng cancer. Sabi ko, ay humingi ka ng tulong kay San Martin de Porres. So, sa pamamagitan ko ng pag-itipon na ito, ay bahagi yun akong saan ay hindi na mo para sa akin. Lalo natin may palagar na, yung mga may sakit, magdasal tayo. Magdasal tayo kay San Martin de Porres. Ipagdasal natin yung mga may sakit. Kaya nga po, ibinahagi, itinagdag natin sa ating devotion kay San Martin de Porres, yung 7-7, tuwing araw na Huwebes. Ilang buwan na ba yun, sister? Ilang buwan na ba yun? Tatlong buwan pa lang, apat. So, apat na buwan. So, kahit na po isang oras na pagkapanod, mula 7 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock in the evening. So, tayo po ay apat na buwan pa lang. At ako'y nagpapasalamat sa mga taong naghahandog ng kanilang panahon para ipanalangin ang mga may sakit. Kahit na hindi alam ng iba, kahit na hindi na alam ng iba, napakahalaga po na tayo ay magdasal. Hindi lang sa inyong mahal sa buhay, ngunit kahit na sino, lahat ipinagdarasal natin. Mula po 7 o'clock in the morning hanggang 7 o'clock in the evening, hindi yung misa natin sa gabi. So, pero bahagi yun, Pasensya na kayo kung inaipalagi kong inuulit. Kasi ay para lalo natin nakita at may paalala sa iba na ito yung ating apostolate. Malaman nila sa pamagitan natin na may mga taong nagdarasal at inaanyahan natin sila na magdasal para kay sa mga may sakit bilang mga mahal sa buhay o kahit na hindi nila kaano-ano kung kayo ay wala namang kayong kamag-anak na may sakit kahit na wala kayong kaibigan na may sakit pero yung iba na ilangan ang dasal so yun ang ating ipinagdarasal mawala ang kanilang karamdaman. Kasi yan po, kaya sabi natin, St. Martin de Porres, patron ng mga may sakit, ama ng mga dupa.
Kasi isang oras na kayo isang eh. Maintindihan mo yung ibig sabihin ng pagiging dukha, no? Kahit hindi ka mahirap. Kasi mahirap ang magkaroon ng sakit. Pangatlo, no? So una, sabi ko nung una ay para po for creativity. Pangalawa, para sa promotion of the devotion to St. Martin de Porres. Pangatlo ay para po kahit paano po ito'y aking banding. Kahit paano tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkasama sa kabilang isang parokya. Minsan ako tayo magkasama sa kabilang isang parokya. Na yung mula po sa Handy Homes, makikita yung iba natin mga parokya na nasa tinatawag po natin Fiesta Homes. So, bahagi rin po na tayo ay magkausap-usap. At talimit na po sinasabi ko, sana po ay makadagdag kayo, sana po sa gabi ito, makadagdag naman kayo ng isa ng bagong kaibigan. So, bagamat tayo nakikita-kita, kung isa hindi na kayo magkakilala, sana po ay mayroon kayong isang bagong tao na masabi mga ito. Nakilala ko ito. Nakita ko ito, pero hindi ko man lang alam ang pangalan ito. Hindi ko alam kung saan nakatira ito. So, sana po ay ngayong gabi, huwag natin hayaan na matapos ang gabi na wala kayong maidagdag na bagong kakilala. Lalong-lalo na bilang isang bagong kaibigan. No? Kasi yun pong ibig sabihin ng simbahan, komunidad. No? Tayo isang komunidad, tayo lupon ng mga tao. No? At pag sinabi natin lupon at isang komunidad, pwede kasi tayo ay a crowd. No? It could be a crowd. Ibig sabihin, maraming tao, pero hindi tayo magkakakilala. Yun ang crowd. Ang community, pag sinabi kong komunidad, magkakilala tayo. No? Alam ko ang pangalan ito. Alam ko kung saan nakatira ito. No? Alam ko yung mga organisasyon na ito. No? At dito magkakaisa kami sa bagay na ito. No? Yun ang komunidad. Most of us are proud. Kaya mo kapag kayo pumunta sa ano mang pagdidibong, kung minsan nakita natin, ito may isang komunidad o isa lamang crowd. Most crowd. Ang gusto natin, maramdaman natin that this is a community. Ito yung komunidad ko. At yun po naman isang pamamaraan. Yun ang isang hamon ko. Maging bahagi ng ating banding. Kasi kahit na ako sa pamilya, kahit na po sa mga kamag-anak, kung isang meron pa tao hindi naman kilala, hindi lalo na sa ating parokya. So, yun po yung aming hamon. At least man lang po ay meron kayong madagdagan na bagong kakilala. Kung hindi pa rin nakilala. Kung nakilala nyo na naman lahat ito, kasi palagi naman kayo nagkakasama, ay at least po sana ay lalo ninyong mamalalim ang inyong pagkakilala sa isa-isa. No? Tatlo, ulitin ko lang. Una ay for creativity. Pakiulit nga ako. No, creativity. Pangalawa ay promotion of devotion to St. Martin de Porres. Pangatlo ay banding. No? Maging bahagi po ng ating banding. So, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo na dumalo kayo sa araw na ito. No? Maraming salamat sa ating mga pamuluan. Hindi ko na isa-isahin. Sa lahat po, para po maging maayos sa ating pagkilos ngayon sa araw na ito, maraming salamat po. No? At kayo po ay mga beautiful. Kayo po ay beatitudes. Kayo ay magpapala
Maraming salamat po at naging pagpapala kayo ng Diyos, katulad ni San Martin de Porres. Magandang gabi po sa inyo.